Kapads, it's another day, another topic that you should know before taking the board exam. But before that, let's reply Ma'am Salin Cuties. Congratulations po, kami naman next laban March taker. Ayan, laban, kaya nyo yan. And now, alamin naman natin ang 5 pillars of learning. Do you know that 4 pillars of learning siya dati, but now it's 5 pillars na. And now, we have learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to transformation. Let's elaborate isa-isa. First is learning to know. From the word itself, know means gaining information or developing your knowledge. Number 2 is learning to do. It means applying your knowledge na, kaya nga learning to do. Dito pumapasok ang competence. Number 3, ang learning to be, which is self-development or yung holistic na tinatawag. And number 4, ang learning to live together. Ito yung relations to others natin na merong harmony. At ang panglima, ang learning to transformation, which is this is the highest. Dahil dito na pumapasok yung changing yourself or yung sustainability. And this is the combination of agent of change. Alam nyo ba mga kabads na itong topic na to ay na-encounter ko during our let? Ilang beses ko rin siyang nakita at yung isa pa nito, umuulit yung question niya. Kaya napakahalagang malaman natin to. Here, I will give some example of questions na ano ang isasagot ninyo. What if na-encounter nyo yung tanong na si teacher ay umaattend ng seminars? Ano ang isasagot ninyo? Of course, this is learning to know. Kaya siya umaattend ng seminar para mag-gain siya ng information pa or ma-develop ang knowledge niya. Again, the answer is learning to know. Next, what if naman si student or si teacher is ina-apply na niya kung ano yung alam niya? Ina-apply na niya. It means may ginagawa na siya and that is learning to do. Again, that is learning to do, applying your knowledge or competence. Next, what if ma-encounter mo naman yung development of personality ng body, ng mind, ng spirit or tinatawag nating holistic? And that is learning to be. Next, ano naman ang isasagot mo pag nabasa mo tong question na to na developing concern, empathy sa ibang tao? Tandaan mo, kapag may others yan, lagi yung learning to live together. And for the last, yung learning to transformation. Medyo hindi pa to gaano na e-encounter. But kapag sinabi ng learning to transformation, eto yung binabago mo na yung sarili mo or you're helping for the sustainability or you are the agent of change. At yun lamang po, ingat! By the way, pag may mga gusto pa kayong malaman, huwag po kayong mahiyang, i-comment nyo lang po.